Ito yung mga kadalasang kamalian mga kahiya sa pag-install ng lavatory V-Trap. Yung stainless type. So kung mapapansin nyo, naka-bolta seal siya. At yung scotchion plate niya ay siyang yung nasa ilalim. So, kumbaga siguro ko lang pas experience yung nag-install nito. So, mamaya babagasin natin yung mga ideas para ayusin at para ipakita sa inyo yung dapat na paraan mo magkabit dito. So, pinakalawang na siya. So, kung mapapansin nyo, nasa loob yung scotchion plate na imbes na siyang nasa bungad, nasa ibabaw. At dapat, hindi mo kasi yung ginagamit natin dito mga guys. Pero, in return, pwede na rin naman na alternative na gamitin yung volcasil. Pero hindi sa ganitong pamamaraan o proseso. So, mamaya, papakita ko sa inyo mga ideas yung tamang pag-install nila. Bali, ito na mga ideas yung tinanggal natin doon sa kabilang unit. So, pinapakita ko lang ulit sa inyo. So, kung makikita nyo, yung scotchion plate ay nasa ilalim o tinapunan siya ng volcasil. So, kumbaga, hindi na siya malinis tingnan. So, ang dapat mga idea, so, dagdag idea lang sa mga kapakukatubo na kailangan epoxy o maaari din itong volcasil, pero kailangan dito siya sa paikot ng tubo. Dito natin siya ay sisil yung itong ano natin, V-Trap. Then, saka natin ito, isasalpak itong scotchion plate. Na kailangan siya yung nasa ibabaw o nasa bungad para malinis siya tingnan. Hindi yung ganito mga kaibigan. So, ibis na malinis, wala na, natakpan ng bulkasil. So ito yung mga kadalasang kamalian sa mga pagkabit ng plumbing fixtures, mga galias. So ngayon, ipapakita ko sa inyo mga galias yung tamang pagkabit naman ng plumbing fixtures or ng lavatory V-Trap. So dito tayo sa kabilang unit. So ito na yung lavatory V-Trap natin. So step by step ito mga galias. So ayan. Kailangan mga galias, itong step out natin, itong waistline natin, or abang, ay naka-flush siya sa tiles. Hindi yung naka-oscillate, pangit siya kaya pangit kasi sa tingnan. So, kailangan naka-flush siya dito sa tiles. So, lalagarin natin siya. So, ito, nalagarin ko na ito mga ideas. So, kaya ready na tayo. So, start na tayo mga ideas. So, tupok lang para sa karagdagang halaman. Okay, so ito yung unang mga kaibigas, yung tailpiece niya. Then, rubber gasket, siya lalim.
Then yung lock nut, siyang maglalock o hihigpit sa rubber gasket natin. Medyo may rumi, mga ganda yan. Ayan, medyo may ipit na. Then next, ito mga ganda yan. Tanggalin natin ito. Ayan, ito yung rubber gasket niya. Yung lock mo na. Ayan, ito. Ito yung U-trap. So, make sure lang dito mga ka-ideas na diretso siya nakatutok para magandang tingnan or naka-eskwala. Hindi yung pag-anon, hindi yung pasipat. So, tanggalin natin ito mga bilias. Then, pasok natin ito dito. At rubber gasket dito sa ibabaw. So, kanyan, itsura niya mga bilias. At, salpak natin sa rito. So, kailangan diretso siya o nasa eskwala at nakasentro siya dito sa waistline natin. So, medyo mataas, adjust natin dito. Lubagan natin. And then, baba ng konti. So, yan. So, sentro na siya. Liquid. So, by the way, mga ideas, nakalimutan natin yung scotchon plate. So, ito na napaka-importante. So, kailangan, bago natin salpa, nakapasok na siya rito. So, yun, nakaligtan natin siya. So, yun, so, pasok na natin siya. Yun, so, siya yung mag-cover sa gagawin natin ng pag-epok siya rito. Once na wala na siya mga lips. So, ayan. So, ganyan lang yung itsura niya, mga bilias. Ayan. So, medyo mataas pa siya lang konti. So, adjust. So, ayan, mga bilias. So, ayan ang tamang bag. Install na laboratory heat trap. Hindi yung gaya ng kanina na napakita natin sa video. So, yan siya mga ideas. Kumbaga, mas magandang tingnan or malinis siya tingnan. So, dito mga ideas, isi-serve natin siya ng lalagyan siya natin siya ng stopper ng rubber or kahit ng stopper, then i-epoxyan natin siya kay Diaz para mas help yung backflow ng wastewater at ng amoy, yung mabahong amoy niya, yung magiging singaw niya. So, para walang singaw dito sa loob ng singaw. Na siyang nagiging dahilan ukos ng mga nagsasabi na bakit mabaho ang loob ng singaw. So, marahil, isa ito sa mga dahilan. Hindi na self ng maayos. Then, after natin ma-epoxy, then sasalpak natin siya. So yan, kumbaga presentable siyang tingnan. Malinis at presentable yung tingnan. So yan mga ideas. So sana nakatulong tong video ito. Kung medyo kumbaga basic na lang naman dito. So
Pero ginawa pa rin natin ang video para doon sa mga wala pang idea tungkol sa pagkabit ng laboratory kita. Ayan, then isasabit siya natin dito mga galiyos. So, kumbaga hindi na siya gaya ng ganito mga galiyos. Kumbaga baliktad yung nangyari. Hindi malinis tingnan at hindi magandang tingnan. So, yan, kita nyo naman yung ano, diferensya mga galiyos. Diba? So yun, salamat sa panonood at sana nakapagbigay ito ng at sana nakapagbigay ito ng dagdag kaalaman sa ating mga viewers ngayon. So maraming salamat mga kaibigan.